Pinaliwanag nga ni Coach Kerr ang talagang dahilan kung bakit hindi natin raid itong si Jordan Poole. Pero bago yan, balita muna tayo update. Itong si Naz Reid ng Timberwolves ay nag-resign muli sa kanyang team na Wolves, 3 years, $42 million deal. Halos $14 million per year yan mga idol, at talaga naman na very cheap na nakuha ng Minnesota itong si Naz Reid. Isa nga siya mga idol sa mga sought after na free agent sana ngayong free agency. Kaso nilak na nga agad ng Minnesota itong young center nila na talaga namang very versatile kung maglaro. May tira sa labas, can dribble, pass, at talaga namang maaasahan mo sa opensa. So cancel na itong si Naz Reid sa mga plano ng ibang team kagaya na lang ng Lakers. Isa nga siya mga idol sa mga dapat na i-purpose nila. At ngayon ngay atin ang pag-usapan ang pagpapaliwanag ni Coach Kerr ng talagang dahilan kung bakit nila tinrade. Inalis na itong si Jordan Poole. While sa recent interview daw niya kasama ang The Athletic mga idol, natanong si Coach Kerr kung bakit nga daw tinrade ng Warriors itong si Jordan Poole papuntang Wizards. At simple nga lang daw ang naging explanation ni Coach Kerr na time na nga daw kasi to make a shift in the team. Panahon na nga daw kasi ng pagbabago para makatulong na bumalik nga sila sa pagiging championship contender in the NBA. Banggit niya pa nga na we're going to be a lot different. Siguro pagpapatungkol niya ng mga idola dito nga sa team ng Golden State sa kanilang mga players. At sa uli sinabi nga net Coach Kerr, ang biggest point nga daw ay naramdaman na nga daw kasi nila na kailangan ng pagbabago dito nga sa team ng Golden State. Hindi naman daw ibig sabihin nun na buong roster ay ganilang ang papalitan na, pero kailangan nilang pagbabago kahit kaunti lamang. At sa buong organisasyon nga daw ng Golden State Warriors ay nadamayan. At pakiramdam niya nga rin daw mga idol na gumawa sila ng sapat na change, sapat na shift, without giving up nga daw yung identity ng team ng Golden State Warriors, or meaning without giving up their core players. At sa tingin niya nga na positive shift itong ginawa nila na pag-trade kay Jordan Poole. So in short lang mga idol, ang summary ng sinabi ni Coach Kerr, ang team ng Golden State Warriors ay win now mode na nga. Wala na silang panahon para mag-alaga pa ng mga young players. Wala na nga silang panahon para sa mga hindi pa ganun ka-matured na players na may ibang goal bukod nga sa championship. At factor na rin panigurado mga idol ng pag-alis, pag-depart ni JP sa team ng Golden State Warriors yung hindi niya nga magandang relasyon kay Draymond Green. For sure mga idol, nakaka-apekto yon sa buong locker room kapag merong dalawang player na hindi magkasundo. Hindi lang magkasundo mga idol, magkaaway pa. Kaya nakita nga natin, di ba, na nung na-trade na itong si Jordan Poole ay agara niyang in-unfollow si Draymond Green. Meaning lang nun mga idol, pagpapakita lang nun na hindi pa talaga magkaayos itong si Jordan Poole pati na rin si Draymond Green. At para nga siguro hindi na magtuloy-tuloy ang toxic relationship between JP and Dre, ay namili na lang ang team ng Golden State Warriors sino ang pananatili nila sa team. Ito bang si Draymond Green na alam natin na ever since malaking tulong na sa mga championships na itong ang team ng Golden State Warriors, or ang newcomer na walang ibang kung hindi si Jordan Poole? And obviously alam natin kung sino ang kanilang pinili. And I think mga idol, maganda para sa karera neto ni Jordan Poole na nalipat na nga siya ng team sa isang team kung saan mga idol rebuilding mode, at talaga namang may kalayaan siya na gawin ang kanyang gustong gawin. Dito mga idol ay madidiscover niya talaga ang kanyang full potential dahil walang ang nagre-restrict na sa kanya, at talaga namang inaasahan ko nga ang breakout season neto ni Jordan Poole, and who knows, maybe pumasok sa All-Star itong si JP.